Nakatunghay kayo sa Hinin at Maglutas o HNM, eryang segment ng Malalaan YouTube channel kung saan binibigyan ng kasagutan ng ilang mga suliranin sa sipnayan o mat. Sa episode na iring ngayon, hahanapin natin ang derivative ng mga sumusunod na functions gamit ang ilang rules for differentiation. Meron tayong 7 problems ngayon at sasagutan natin iri ng sunod-sunod. Kaya simulan na natin. Para dini sa number 1, meron tayong W equals sa 7x cubed minus 5x squared plus 3x minus 1. Sabi sa direction, hanapin daw natin yung derivative ng W. So, hahanapin natin yung derivative ng W with respect to x o yung dW over dx. Yun na equal sa derivative with respect to x ni ring ating function. So, meron tayo rin yung ddx ng 7x cubed minus 5x squared plus 3x minus 1. So, next, mag-apply na tayo rin ng mga rules for differentiation. So, kung mapapansin natin, meron tayo rin yung polynomial. Ang polynomial ay naglalaman ng mga terms, okay? Meron tayo rin yung 4 na terms. At yung mga terms na yon ay nasa-separate o napaghihiwalay ng mga plus or minus sign. So, magandang gamitin natin din na rule for differentiation ay yung sum rule, okay? So, may kakaroon tayo din ng dx ng unang term, tapos plus ddx ng ating ikalawang term, negative 5x squared, okay? Tapos ddx ng 3x plus ddx ng negative 1. So, gayaan yung nangyari pag gamit natin ng sum rule. Kung meron tayong derivative ng sum ng mga terms, yun ay equal sa sum ng mga derivative ng mga terms. Okay? Next, apply natin yung isang rule na ganito rin sinasabi. Kung meron tayong derivative ng constant na nakatime sa isang variable, katulad nire, pwede natin gawin na isulat yan na constant times derivative ng variable. So, mangyayari lang diyan, lalabas yung numerical coefficient. Okay? So, magkakaroon tayo riyan ng 7 nakatime sa ddx ng x cube. Okay? Gayun din yung gagawin natin din para sa ikalawang term. Kung meron tayong ddx ng negative 5x squared, pwede natin siyang isulat na paganire. Negative 5 ddx ng x squared. Inilabas na natin yung negative 5. Sa ikatlo, gayon din. Kasi meron tayong numerical coefficient sa term na kinukuha na natin ng derivative. Okay? So, ilalabas lang natin yung 3. Tapos, nakatimes na yung 3 sa ddx o derivative with respect to x ng x. So, yan. Meron na tayong ganiring itsura ng tatlong terms. Para din naman sa ating huling term, ddx ng negative 1. Sabi sa constant rule, kapag ka meron tayong constant at kinuha na natin ng derivative, ang derivative lang noon ay 0. Okay? So, ddx ng negative 1 ay 0. Next, since din sa ating unang term ay meron tayong ddx ng x cube, apply natin yung power rule diyan. Ano ba yung power rule? So, kung meron tayong u raised to n at kinuha natin yung derivative niya, yun ay derivative niya with respect to x, okay? So, yung u raised to n ddx noon ay equal sa n nakatimes sa u. Yung u naka-raise sa n minus 1. Tapos, itong buong iri naka-times sa du over dx. Okay? Yung derivative ng u with respect to x. So, ang gawin natin, ganito rin. Meron tayo rin yung x cube, di ba? Yung x, ituring natin na u. Tapos, yung 3, ituring natin na n.
kung meron tayong ddx ng u raised to n ay yun ang equal sa n times u raised to n minus 1 times du over dx. O, sulat natin din eh. Yung n natin ay 3. Substitute natin, ang u natin ay x. Tapos yung n minus 1 ay 3 minus 1. Yun ay 2. Tapos yung ating itinuring na u ay yung ating x. Ang ddx ng x ay 1. By anong rule? Identity function. Huwag na natin isulat yung 1d yan, okay? So, yun yung derivative para din sa unang term. Apply din natin yung power rule din sa ikalawang term. So, ginawa ko na rin negative 5 since meron tayo rin yung plus minus 5. Tapos, yung ddx ng x raised to 2 ay apply natin yung power rule para doon, okay? So, meron tayong x squared na ituturing na u raised to n. Ibig sabihin, yung x natin ay gagawin nating u. Yung ating 2, gagawin nating n. Ddx ng u raised to n ay area, no? So, 2 nakatime sa u. Ang tinuring natin na u ay x. Tapos, n minus 1. Ang tinuring natin na 2 ay yung tinuring natin na n ay 2. So, meron tayong 2 minus 1. Yun ay 1. Di ko na isusulat yun. Since, pagka sinuot mo naman siya ng x, understood na yun na ang exponent niya ay 1. Tapos, du over dx. Derivative with respect to x ng ating itinuring na u. Ang itinuring natin na u ay x. So, yung ating ddx ng x by identity function rule ay 1. Huwag na natin isulat yung 1. So, gayaan yung kanyang derivative. O yung derivative niri ay eri. Okay? Para din sa ikatlong term, sulat natin yung 3, tapos ddx ng x, yun nga, by identity function rule, yun ay 1. Tapos, huwag na natin isulat yung 0. So, ang sagot natin ay 7 times 3, x squared minus 5 times 2x plus 3 times 1 na isisimplify natin bilang 221x squared minus 10x plus 3. Okay? So, ang derivative ng ating W na 7x cubed minus 5x squared plus 3x minus 1 ay equal din sa 21x squared plus o minus 10x plus 3. So, eri na yung kanyang pinaka-derivative. Okay? Para dini sa number 2, meron tayong r na equal sa square root ng 4 minus 5x. So, kukunin natin yung dr over dx o yung derivative ng r with respect to x. Dalawa ang nakikita nating solution dini. So, gawin muna natin yung unang solution. Meron tayong diyan na r equal sa square root ng 4 minus 5x. E rin square root ng 4 minus 5x ay pwede nating i-express na 4 minus 5x. Yung quantity ng iyon ay naka-raise sa 1 half. Yan ay because of loss of exponent. Kung meron tayong square root ng something, pwede nating siyang isulat na something raised to 1 half. Kung meron naman tayong cube root ng something, pwede natin siyang isulat na something raised to 1 third. Okay? So, gayaan. Isinulat natin siya ng gayaan para dini. Okay? Kung meron tayong dr over dx, yun ay equal sa ddx ng 4 minus 5x naka-raise sa 1 half. At kung mapapansin nyo, yung ating function ay parang itsurang u raised to n. Ang u natin ay yung 4 minus 5x. Yung ating n ay 1 half. Kung area ay ituturing natin na u raised to n at kinukuha natin yung derivative niya with respect to x, ano ang magiging derivative noon? Apply natin yung power rule na kung meron tayong ddx ng u raised to n, iyon ay equal sa n times u naka-raise sa n minus 1 tapos naka-times pa rin dun yung derivative ng u with respect to x. So, ang mangyayari diyan ay ganire.
Okay, so kung area yung n natin ay isulat natin din ni n times u, area yung tinuring natin na u, 4 minus 5x. Tapos yung u ay merong exponent na n minus 1 o 1 half minus 1. Ang 1 half minus 1 ay negative 1 half. Okay? Tapos, kung meron na tayong n u raised to n minus 1, i-times pa natin din yan yung derivative ng ating u o yung tinuring natin na u with respect to x. So, yun ay yung ating ddx o derivative with respect to x nung itinuring natin na u, which is 4 minus 5x. Okay? Next, simplify natin ere. Ereng 4 minus 5x raised to negative 1 half. Pwede natin siyang isulat na ganere. 1 over 2 square root ng 4 minus 5x. Okay? Bakit gayon? Sa loss of exponent, kung meron kang negative exponent ng isang value, katulad nire, ay pwede mong isulat siya na yung value nasa denominator, tapos yung kanyang exponent ay positive na. Tapos, since yung kanyang exponent ay 1 half, pwede mo na siyang isulat na square root nung value. Kaya, gayaan yung itsura nung ating 1 half, 4 minus 5x raised to negative 1 half, naging ganire na. Okay? Tapos, din yun naman sa nakatime sa kanya na derivative nung ating itinuring na u kanina. So, apply natin din ang aling rule. Nakikita natin, meron tayo diyan na minus, o nagma-minus yung dalawang terms. So, pwede nating i-apply diyan yung sum rule for differentiation. So, magkakaroon tayo riyan ng dx ng 4 plus ddx ng negative 5x. O, pwede nyo isulat nyo rin na ddx ng 4 plus o minus ddx ng 5x. Pwede naman iyon. Okay? Next step. So, copyin lang natin iring 1 over 2 square root ng 4 minus 5x. Tapos, solve natin iri yung nasa loob. So, meron tayo rin yung ddx ng 4. Ddx ng constant by constant rule ay 0. Para din naman sa ddx ng negative 5x, ilalabas lang natin yung negative 5. So, magkakaroon tayo rin ng negative 5 ddx ng x. Pero ang ddx ng x ay 1 by identity function rule. So, meron lang tayo rin yung negative 5 times 1 na equal sa negative 5. Okay? So, yan. Na-evaluate na natin o nakuha na natin yung mga derivatives. So, isimplify na lang natin. Ere. So, meron tayo rin yung 0 plus negative 5, yun ay negative 5. So, i-times natin sa 1, yun ay negative 5 pa rin. Okay? Tapos, sulat na lang natin yung nasa denominator. Kaya, ang ating sagot diyan ay negative 5 over 2. Tapos, yung 2 ay may nakatimes na square root ng 4 minus 5x. Okay? So, iyan yung derivative ng r with respect to x. Okay? Subukan naman natin yung isang paraan na nabanggit ko. Kasi sabi ko, dalawa ang paraan na yan. Ito, using power rule. E rin naman, yung gagamitin natin din ay yung square root rule. Okay? So, kung meron tayong dx ng square root ng u, yun ay pwede nating isulat na du over dx. Tapos yun ay all over 2 square root ng u. Kung mapapansin nyo, yung ating function ay square root ng 4 minus 5x. E rin 4 minus 5x, pwede nating gawing u. So meron tayo riyan na dr over dx equals ddx nung area na square root ng 4 minus 5x by square root rule, magiging ano iyan,
Sundan lang natin ire. Ito, itinuring natin na u. So, sa numerator, meron tayong derivative ng ating u. Ang u natin ay 4 minus 5x. Base din eh, ang ddx ng 4 minus 5x ay negative 5. Okay? Tapos, sa ilalim, sa denominator, ay meron tayong 2. Tapos, square root ng, alin ba yung u natin ay tinuring? 4 minus 5x. Ibig sabihin, yung derivative niya, paggamit natin ng square root rule, ay ganire. Negative 5 over 2 square root ng 4 minus 5x. Okay? So, pareho lang siya nung din eh. Either way, makukuha natin yung kanyang derivative with respect to x. Okay? Para din eh, sa number 3, meron tayong z equals square root ng x plus 8 over x plus cube root ng x. Kukunin daw natin yung derivative ng z with respect to x o area. Dz over dx. Yun ay alam natin na equal sa ddx ng function na area. Copyin lang natin yun. Square root ng x plus 8 over x plus cube root ng x. Yan. So, kung mapapansin nyo din eh, yung ating function ay merong tatlong terms. At napagigitnaan siya ng mga plus sign. So, kung i-apply natin din yan na rule for differentiation ay yung sum rule. So, magkakaroon tayo riyan ng ddx ng square root ng x plus ddx ng 8 over x plus ddx ng cube root ng x. Okay? So, gayaan na. Kinukuha na natin yung derivative ng bawat terms ng ating function. Sige, tingnan natin din sa ating unang term, ddx ng square root ng x. Gamitin natin din yan yung square root rule. Kung saan, kung meron tayong square root ng x, ang derivative niya with respect to x ay 1 over 2 square root ng x. Okay? So, gayaan na yung kanyang derivative. So, tapos na tayo dun sa unang term. Dini naman tayo sa ddx ng 8 over x. Ang gawin natin ay i-rewrite natin iyan bilang ganire. 8x, ang exponent niya ay negative 1. By loss of exponent, itinaas natin yung x mula sa denominator papunta rin sa numerator. Kaya yung kanyang positive na exponent ay naging negative exponent na. X raised to 1 naging x raised to negative 1 pagsapit niya rin sa numerator. Kinukuha pa rin natin yung derivative noon. Okay? Dini naman sa ikatlong term natin, ddx ng cube root ng x. So, ang gawin natin, baguhin natin yung itsura ng cube root ng x. By loss of exponents, may susulat natin siya na x raised to 1 third. Tapos, sulat pa rin natin yung operation na ddx. Okay? Next. So, ito, retain pa rin yan. Yung unang term natin. 1 over 2 square root ng x. Dini naman, apply na natin yung mga nalalaan natin na rules for differentiation. Lalabas yung 8. Tapos, magkakaroon tayo ng ddx ng x raised to negative 1. Pwede nating i-apply din yan yung power rule. Ang x natin, ituring natin na u. Ang negative 1, ituring natin na n. Para meron tayong derivative na ganire. Yung n, naka-times sa x, o yung ating u. Tapos yun ay naka-raise sa n minus 1. N kasi ito eh, yung negative 1. Tapos nag-minus ka pa ng 1, kaya naging gayaan. Tapos yung ating itinuring na u, kuna natin ng derivative. Ang itinuring natin na u ay yung x. So, meron tayong ddx ng x. At yun ay 1 laang naman.
Kaya huwag na nating isulat d yan, okay? So, gayaan yung derivative ng 8 times x raised to negative 1. Para din naman sa ikatlo nating term, d dx ng x raised to 1/3, okay? So, ang derivative niyan by power rule ay ganito. Ituring natin iri yung ating x na u, yung 1/3 ay yung ating n, para magkaroon tayo ng derivative na 1/3 o yung ating n naka-times sa u. Yung itinuring natin na u ay x, ang kanya exponent ay n minus 1 o 1/3 minus 1. Okay? Tapos, yung ating du over dx. Yung u natin na itinuring ay x, so magkakaroon tayo ng ddx ng x at yun ay 1. Huwag na natin isulat yung 1. Okay? So, yan. Nakuha na natin yung derivatives nung una, ikalawa at ikatlong terms natin. So, sulat na natin din. I-simplify na natin yung mga yan. So, meron tayo rin yung 1 over 2 squared ng x. Para din naman sa ating second term ay meron tayong negative 8 over x squared. Bakit? Ito ay negative 1 minus 1, negative 2. Tayo ay merong x raised to negative 2 sa numerator. Pag sinulat natin siya sa denominator, yan ay magiging x squared na by loss of exponents. So, gayaan yung ating itsura ng derivative para sa pangalawang term. Okay? Dini naman sa ikatlong term, meron tayong sulat natin 1/3 x raised to, ano yung 1/3 minus 1? Yun ay negative 2/3. Okay? By loss of exponents, kung meron tayo rin yung negative na exponent, gawin natin siyang positive exponent. Pag naging positive exponent na siya, bababa na yung x. So, meron tayo din yung 1 over 3x raised to 2/3. Okay? Yan, 2/3 yan. Tapos, since pwede natin siyang isulat by loss of exponents ulit na 1 over 3x naka-raise sa 2 times 1/3. Tapos, pwede natin siyang isulat na paganiri. Okay? Yung x squared ay naka-raise sa 1/3. Yung power of a power sa loss of exponents. Ano? Yan. At alam natin na kung may something tayo na naka-raise sa 1/3, pwede natin siyang isulat na cube root nun something na yon, o yung x squared, okay? So, ang simplified form ng ating ganiring expression na 1/3 x raised to 1/3 minus 1 ay 1 over 3 naka-times sa cube root ng x squared. Ibig sabihin, yung derivative ng z with respect to x ay eri. Itong expression na eri. Okay? Sa 4, meron tayong y equals yung quantity 2x squared minus 3x plus 4 ay naka-raise sa 6. Kunin natin yung dy over dx. Yung derivative ng y with respect to x. Yun ay equal sa d dx nire ng quantity 2x squared minus 3x plus 4. Yun ay naka-raise sa 6. Okay? So, ang pwede natin gawin mula riyan ay i-expand natin ire. So, meron tayo riyang d dx ng 2x squared minus 3x plus 4 naka-times sa 2x squared minus 3x plus 4 and so on hanggang sa ika-anim na 2x squared minus 3x plus 4. So, ito ay anim na factors. Okay? Kung gagawin natin niyan, i-expand natin, tapos ita-times natin, lubhang napakatagal niyan bago natin makuha yung kanyang expanded form. Okay?
So, ang isang paraan para ma-solve natin o makuha natin yung derivative ni Re ay gumamit tayo nung power rule. Okay? So, ito, ituring natin na u natin at area yung ating n. Okay? So, kung meron tayong ddx ng u raised to n, yun ay equal sa n nakatimes sa u natin, itong 2x squared minus 3x plus 4, tapos yung ating u naka-raise sa n minus 1. So, 6 minus 1, 5. Okay? So, area I to the 5th power. Tapos, itatimes pa natin yung derivative ni ring ating itinuring na u with respect to x. So, magkakaroon tayo kaya ng ddx nito. Okay? 2x squared minus 3x plus 4. Okay? Next. So, copyin lang natin i-re. 6 times quantity 2x squared minus 3x plus 4 raised to 5 yun. Quantity ng yun. ddx ni re ay pwede natin gamitin yung sum rule. Di yan. Okay? So, meron tayong ddx ng 2x squared plus ddx ng 3x plus ddx ng ating 4. Okay? Yan. So, next tayo. Copyin lang natin ulit yan. 6 nakatimes sa 2x squared minus 3x plus 4. Yun ay nakaraise sa 5. Tapos, solve natin i-ring bawat isang derivatives. So, derivative ni re, 2x squared ay lalabas yung 2. Tapos, ddx ng x squared ay apply natin yung power rule. 2 nakatimes sa x raised to 2 minus 1. Yun ay 1. Okay? So, meron tayo rin yung 2 times 2 nakatimes sa x. Next, meron tayong ddx ng 3x. Lalabas yung 3. Tapos, ddx ng x ay 1. So, ang derivative ng 3x ay 3. Tapos, para din yun naman, ddx ng 4. Ddx ng constant ay 0. So, gayon lang. Ang matitira sa atin dini ay 2 times 2, 4. So, meron tayong 4x plus 3. Pero meron pa tayo rin yung 6. So, magkakaroon tayo rin yan ng 6 times 4x, 24x. Okay? Tapos, 6 times 3, 18. Tapos, i-times lang natin yung isa pang factor na 2x squared minus 3x plus 4. At yun ay nakaraise sa 5. So, iyan na yung ating derivative ng y with respect to x. Ering expression na ere. Okay? Ang function na kukunan natin ng derivative dini sa number 5 ay ering t. Yun ay equal sa 3x plus 7 nakatimes sa square root ng 2x minus 9. Okay? So, ang hinahanap natin dini ay yung derivative ng t with respect to x. At yun ay alam natin na equal sa ddx ng 3x plus 7 square root ng 2x minus 9 o yung ating function. Okay? So, napapansin natin din eh, ang function natin ay consisting ng dalawang factors. 3x plus 7 yung unang factor. Yung ikalawang factor ay square root ng 2x minus 9. Kung ganyan ang itsura ng ating function, ang pwede natin gawin ay yung ating product rule for differentiation. Yun yung pwede natin i-apply na rule para di yan, okay? Para makuha yung derivative niyang function. So, mangyayari din ay ganito. Isulat natin yung unang factor. 3x plus 7. Tatimes natin iyan sa derivative ng pangalawa.
O, yung ddx ng square root ng 2x minus 9 plus yung ikalawang factor. Itatimes natin din yan yung derivative nung una. So, meron tayong square root ng 2x minus 9 nakatimes yung ddx ng 3x plus 7 sa kanya. Okay? Ganyan yung product rule. Next, ay cool natin yung derivative ni re. Tsaka derivative ni re. Okay? So, meron tayo rin yung 3x plus 7 times derivative ni re. Apply natin din yan yung square root rule. Kung saan, kung meron tayong square root na something, yun ay, ang derivative noon ay 1 over 2 square root ng something, yun yung 2x minus 9. Tapos yung derivative nung ating something o yung nasa loob nung radical sign. Derivative ng 2x minus 9 ay 2. Bakit naging 2? I-apply natin yung sum rule. So meron kang derivative ni re plus derivative ng negative 9. Ang derivative ng negative 9 ay 0. So mawawala na yan. Derivative na lang nung 2x. So yung derivative ng 2x, lalabas yung 2. Magkakaroon ka na lang sa loob ng ddx ng x. By identity function rule, yun ay 1. So meron tayong 2 times 1. Kaya ang derivative nila ay 2. Okay? So isulat na lang din natin yung 2. Okay? Meron na tayong gayang expression para sa ating unang term. Okay? Para din naman sa ikalawang term natin, copyin lang natin yung yung square root ng 2x minus 9. Tapos, kunin natin yung derivative with respect to x ng 3x plus 7. Ang derivative niyan ay 3. Okay? Bakit naging 3? Kasi, yung derivative ng 7 ay 0. Derivative ng 3x ay 3 times ddx ng x. Ang ddx ng x ay 1. So, 3 times 1, 3 yung ating derivative ni re. Okay? So, kung mapapansin nyo, ere yung ating nakuhang expression. Pagkakuha natin ng derivative ni re at ni re. Tapos, din, meron tayong 2 over 2. So, i-cancel lang natin yan. Ang matitira sa atin ay ganire. 3x plus 7 over square root ng 2x minus 9 plus 3. Nakatimes yung 2x minus 9. Okay? So yan, pwede natin yung i-consider na ating final answer din eh. Ibig sabihin, yung derivative ng ating t with respect to x ay ganire. Okay? Sa 6 ay meron tayong ganire. M equals 10x minus 3 over 2x plus 5. Okay? So, kukunin daw natin yung derivative ng M with respect to x o yung dm over dx. Yun ay equal sa ddx ng ating function. 10x minus 3 over 2x plus 5. Okay? So, ang ating function diyan, kung napapansin nyo, ang nangingibabaw diyan na operation ay division. Okay? So, ang gawin natin, i-apply natin yung quotient rule diyan. Okay? So, papaano ba yung quotient rule for differentiation? So, ang gagawin natin sa ating denominator ng ating derivative, ay isusulat natin yung denominator ni re ng ating function. Tapos yun ay i-square natin. So meron tayong 2x plus 5, yung quantity ng iyon naka-squared. Okay? Sa numerator ng ating derivative ay ganire ang isusulat natin. So yung ating denominator ng function, 2x plus 5 ay nakamultiply sa derivative ng numerator. So, meron tayong ddx nung numerator. Okay? Minus, isulat natin yung numerator.
10x minus 3. At yun ay nakamultiply sa derivative nung ating denominator ng function. Okay? Yung 2x plus 5. So, meron tayong ganyang expression. Okay? Kunin natin yung derivative nire. Tsaka nire. Okay? Copyin lang natin yung nasa denominator na yan. Yung 2x plus 5 quantity squared. Okay? So, meron tayo rin yung 2x plus 5 na kamultiply sa derivative ni ring 10x minus 3. Okay? So, yan ay 10. Okay? Kasi, yung derivative ng 10x ay 10 times 1, 10. Derivative ng negative 3 ay 0. Kaya 10 yan. Okay? Tapos, minus 10x minus 3. Yun ay nakamultiply sa ano yung derivative ng 2x plus 5? Yun ay 2. Bakit? Derivative ng 5 ay 0. Derivative ng 2x ay 2. 2 plus 0 ay 2. Kaya gayaan. Okay? So, nakuha na natin yung derivative nire at nire. So, ayan. Meron na tayong gayaang expression. Simplify natin yan. Okay? So, ito. Distribute natin. Meron tayong 20x plus 50. Para din eh. Okay? Tapos, minus 10x times 2, 20x. Tapos, 3 times 2, yun ay 6. So, negative 6, tapos may negative pa sa labas, positive 6. Okay? Tapos, sa ilalim, copyin lang natin. Ang magiging sagot natin di yan, since makikita natin diyan na meron tayong 20x at minus 20x, magiging 0 lang yan. Tapos meron tayong 50 plus 6 sa numerator, yun ay 56. Okay? Tapos yung denominator natin ay copyin lang natin. Yun ay 2x plus 5 quantity squared. Okay? So ang derivative ng m with respect to x ay r. Okay? At para sa huling problem natin, yung ating problem number 7, eh meron tayong v. Yun ay equal sa 2x plus 1 over square root ng 2x squared plus 3. Okay? So, kinukuha natin diyan yung derivative ng v with respect to x. Pero ganito yung gawin natin. Nakikita naman natin niyan na pwede nating gamitan niyan ng quotient rule since nangingibabaw yung operation na division diyan, okay? Pero ang gawin natin ay ganito. Baguhin natin yung itsura ng ating function, okay? Gawin natin siyang dalawang factors. Paano? Ganito. Sulat natin siya na 2x plus 1, yun ay naka-times sa 1 over square root ng 2x squared plus 3. So, ayan. Meron na tayong dalawang factors. 2x plus 1 nakatimes sa 1 over square root ng 2x squared plus 3. Pwede pa nating baguhin ang itsura niyan o forma. Magkakaroon tayo ng v equals 2x plus 1. Yun yung ating unang factor. Tapos, yung pangalawang factor ay magiging 2x squared plus 3. Naka-raise sa negative 1 half. Yun ay by laws of exponents. Since square root siya, tas nasa ilalim siya, yan ay naka-raise sa negative 1 half, yung ating 2x squared plus 3. Okay? So, meron tayo din yung dalawang factors. At kung meron tayong dalawang factors, ang pwede natin gamitin sa pagkuha ng derivative ay yung product rule. Okay? So, tayo ay mag-dv over dx na. So, idiretso na natin, ano? Yun ay yung dx nito, okay? Yung ating 2x plus 1 naka-times sa 2x squared plus 3 raised to negative 1 half. Okay? So, pagkagayaan, yun nga, gagamitin natin yung product rule, okay? May product rule, ang gagawin natin ay yung unang factor, ita-times dun sa derivative ng pangalawa. Ano ba yung derivative ng pangalawa? Isulat natin din eh. Ddx ng
2x squared plus 3 raised to negative 1/2. By product rule o power rule ng differentiation ay ganire. Ere ituring natin n. Ere ituring natin na u. So meron tayong negative 1/2 nakatime sa 2x squared plus 3. Yung 2x squared plus 3 naka-raise sa negative 1/2 minus 1. Okay? Tapos kunin pa natin yung derivative ng ating tinuring na u with respect to x. Yun ay 4x. Bakit? Ito ay 0. Derivative na yan with respect to x. Ito naman, lalabas yung 2. Tapos yung ddx ng x squared ay 2x. So yun ay 4x. Okay? Simplify natin ire. Okay? Magkakaroon tayo riyan ng negative 1/2 naka-raise yung 2x squared plus 3 sa negative 3/2. Okay? Tapos meron tayong 4x. So, lagay natin siya din eh. Yan, 4x. Okay? So, eri, meron tayong 4, meron tayong 2. So, mangyayari, meron na lang tayong negative 2x. Okay? Ito, pwede nating ibaba. Okay? Yung 2x squared plus 3, dahil meron siyang negative exponent, pwede natin siyang isulat sa denominator. Okay? So, magkakaroon tayo riyan ng 2x squared plus 3. Okay? Tapos, napapansin nyo, meron tayong 3/2 na exponent. Pwede natin siyang isulat na 3 times 1/2. O kaya, magiging ganire yung ating expression sa baba. 2x squared plus 3 naka-raise sa third power. Dahil meron tayong 1/2, yun ay square root by loss of exponents. Okay? Pwede natin gayaan isulat yung ating expression din eh. Okay? So, yung ddx nire ay equal din eh sa negative 2x over square root ng 2x squared plus 3, quantity yun naka-cube. Okay? So, isulat natin yun din eh. Okay? Naka-times yung negative 2x over square root ng 2x squared plus 3. Yun ay naka-raise sa 3. Okay? Tapos, dahil meron na tayong unang factor times derivative ng pangalawa, i-plus naman natin yung ibarang ko na to, ha? I-plus naman natin yung ikalawang factor. So, meron tayo riyang 2x squared plus 3 raised to negative 1/2. By loss of exponent, magiging ano yan? 1 over square root ng 2x squared plus 3. Negative, bababa. 1/2 magiging square root. Okay? Tapos, ita times natin yung derivative ng 2x plus 1. Ano ba yung derivative na yan? Derivative nito ay 0. Derivative ng 2x ay 2. So, meron din yung times 2. Okay? Simplify natin yan. Meron tayo sa unang term. Eri yung unang term natin. 2x plus 1 naka-times sa negative 2x. So, magkakaroon tayo riyan ng negative 4x squared. Tapos, minus 2x over square root ng 2x squared plus 3. Yung quantity yun naka-cube. Okay? Plus, so 1 times 2, 2 over square root ng 2x squared plus 3. Okay? So, ganyan yung naging itsura ng ating derivative. E rin dalawang eri, pwede natin pagsamahin. Kunin natin yung LCD niyan. Ang LCD niyan ay eri. Meron tayong square root ng 2x squared plus 3 quantity cube. Okay? So, yung ating numerator ay ganire ang maging itsura. Ito, divided by a yun, 1 lang yun, times yun ay magiging negative 4x squared minus 2x. Okay? So, para rin eh, eri divided by eri. Ano ang magiging sagot? Yun ay 2x squared plus 3.
Okay, bakit naging gayon? So, sulat natin. 2x squared plus 3 raised to 3 halves divided by 2x squared plus 3 raised to 1 half. Okay, parang sinabi mo na x raised to 3 halves divided by x raised to 1 half. Yun ay equal sa 2x squared plus 3 by laws of exponents, ha? 3 halves minus 1 half. Ito ay saan equal? 2 halves o 1. So, ang magiging sagot ay 2x squared plus 3. Okay? So, yung 2x plus 2x squared plus 3 na yun, huwag mong multiply sa 2. So, magkakaroon tayo ng 4x squared plus 6. Okay? Minultiply sa 2. Eri. So, gayaan yung numerator. By further simplifying, magkakaroon tayo ng ito magkakancel o magma-minus, magiging 0. So, magkakaroon tayo ng negative 2x plus 6 over square root ng 2x squared plus 3 quantity cube. Yan. So, yan na yung ating final answer para dini sa number 7. Okay? Ayan, so gayaan lang ang paghanap ng mga derivatives gamit ang rules of differentiation. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.